Ayon sa ginawang investigasyon, lumalabas na noong rumisponde ang Giginto Police sa pinangyarihan ng krimen. At bago pa makita ang bangkay ni Cindy, noong gabi ng 3 ng Agosto taong kasalukuyan, isang lalaki ang nadatnan nilang nakakulong sa loob ng nakakandadong parlor. Hoy! Sino ka? Ano nangyayari dyan? Tinanong ko siya agad. Anong pangalan mo? Anong ginagawa mo dyan sa loob? Sinong kasama mo? Kasi nakasarado nga, hindi pa namin makita yung loob eh. Pag tinatanong ko yung nasa loob, sumasagot naman. So, tinanong ko kung ano nangyari. Anong ginagawa mo dyan? Ba't nakakantado yan? Asan ang susi? Hindi ko alam. Ray, abot ang mga martilyo. Asan yung susi niyan? Nakakandado siya na may gamit yung kadena. Sige, pupukin mo. Para mabuksan ang parlor, inabutan pa raw ng martilyo ng mga pulis ang lalaki. O eto, martilyo, buksan mo. Pupukin mo yan. Kung sa amin manggagaling sa labas, hindi namin mapupukpok yung kandado mismo. Kaya ibinigay pa namin yung martilyo dun para siya ang pumalo dun sa kandado at mabuksan. Tara! Ilang sandali pa, nakita ang bangkay ni Cindy. Agad itinuri na pangunahing suspect sa krimen ng lalaki nakita sa loob ng parlor. Patay na! Sa tulong ng isang kapitbahay, agad rumisponde ang Giginto Police. Nadatnan nilang nasa loob pa ng nakakandadong parlor ang suspect. Kinilala nila siyang si Arnold Diosana, 22 taong gulang. Sino si Arnold at ano ang kaugnayan niya sa biktima? Sa panayam ng aming team, inamin ni Arnold na makailang beses na siyang nakapunta at nakipag-inuman sa loob ng parlor ni Cindy. Matagal mo na bang kakilala itong Cindy? Opo. Mga taon, buwan? Buwan lang po. Lagi ba kayo nag-iinuman doon sa ano? Opo. Ayon kay Arnold, gabi noong 3 ng Agosto, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Cindy na nagyayayang makipag-inuman ng kaibigan. Sa bahay po ako ng papa niya, nag-chat na po sa akin. Nagyayaya po mag-inom. Sa imbestigasyon ng Giginto Police, tila na parami nang inom ang magkaibigan base na rin sa mga bote ng alak na natakpuan sa pinangyarihan ng krimen. So kung makikita nga dun sa mga pictures na mayroong mga bote ng alak, may pitchel, may baso na talagang indication na talagang nag-inuman sila. At base sa kanya, base sa suspect, nakatatlong gin daw sila. Pahayag ni Arnold, nang patapos na ang kanilang inuman, saglit siyang umalis para pumunta sa banyo. At nang bumalik, hindi raw niya inasahan ang gagawin ni Cindy. Cindy, sandali. Ano ibig sabihin yan? Huwag ka nang magpa-hard to get. Cindy, huwag naman. Kaibigan ang turing ko sa'yo. Kaibigan, kaibigan. Mukha ba? Simulan na natin para matapos tayo ang plan. Ano ba? Sinigit na lang po ako. Sabi ko po ayaw ko. Barkada lang po tayo. Bigla na po ang inila sa kama. Tapos sinabi niya sa akin, pag di ka pumayag, papatayin kita. Amen. Ayon pa kay Arnold, nagpambuno sila hanggang naagaw niya ang kutsilyo mula kay Cindy. Ate? Hindi may detalye ni Arnold ang mga sumunod na nangyari. Sorry, sorry. Sorry. Balik yung tanggol ko lang po sa radio. Arnold? So, hindi siya pumayag. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo. Mainit ang pagtatalo. Nagkaroon na nga sila ng komosyon. Nag-away. Sa madaling salita, naagaw niya raw yung kutsilyo base sa kanya. Tapos, nung naagaw niya raw ang kutsilyo,
nagdilim daw ang paningin niya, kaya nasaksak niya raw ang biktima. Basta tinira mo ng tinira. Sa video na ibinigay sa amin ng Giginto Municipal Police, tahas ang inamin ni Aldo ang nagawang krimen. Ayon kay Arnold, pinagtangkaan daw siyang pagsamantalahan ni Cindy. Ano nangyari sa biktima? Nasaksak po niya. Nalabog pinitilig na pong gasahin po. Pagsamantalahan. Saan mo siya sinaksak? Nasaksak po sa akin sa daing. Saan pa? Hindi ko na po alam, sir. Ilang beses mong sinaksak? Hindi ko na rin po alam. Naglang po. Kasi siya po unang nasaksak sa akin, naalo ko ng pagkupinit. Ano ngayon ang nangyari sa biktima? Napatay mo po. Napatay mo? Inaamin mo na napatay mo? Opo, sir. Ayon naman sa pamilya ng biktima, hindi magagawa ni Cindy ang binibintang ni Arnold. Hindi po ako maniniwala na tatangkayan siyang gasain ni Kuya dahil hindi po ganun si Kuya. Mas kilala ko po yung kapatid ko. Wala po siyang naging kaso kahit blatter po sa barangay na nanggahasa siya ng mga lalaki. Hindi po nagagawin yun. Ayon pa sa kapatid ng biktima na si Roxy, nang buksan nila ang cellphone ni Cindy, nabasa nila ang makailang ulit na humihiram ng pera si Arnold sa biktima. Nangungutang po talaga siya. Nangungutang siya ng pera. Tapos pambili nga raw po ng gamot. Ganon. Sabi ni Kuya, sige, bigay mo sa akin yung reseta. Eh si Kuya po talaga ganon siya. Yung talagang gusto niya na bibili talaga ng gamot para dun sa ano, kinukuha niya yung reseta. Hindi naman binigay ng lalaki yung reseta.